kanya-kanyang. Takbo-takbo tayo. Pagod ako eh. Kailangan natin magbawas ang timbang. Kung gusto mo maging fitness instructor, yan ang gawin nyo. Kapagod na magbawas ang timbang. So kung gusto mo palang mag-start maging fitness instructor, ganun ang gawin nyo. So kung gusto mo mag-jogging, bago kayo mag-jogging, mag-stretching muna kayo. Stretching muna. Kahit mga 5 or 10 minutes stretching. Tapos, huwag muna kayo mag-jogging. Mag-walking muna kayo. Kahit mga 30 minutes, mga 5 days, mga 30 minutes lang. Tapos kung gusto niyo nang tumakbo, following week, tsaka kayo na kayo tumakbo. So, kung walking-walking lang din muna, gagawin nyo, habang naglalakad, galaw-galaw din ang mga daliri. Ganyan-ganyan ninyo habang naglalakad kayo. Para yung dugo, naiging maayos ang daloy. Ayos pa. Yung tayong tubig, marami. Lahat tayo minom na marami tubig. Para hindi ka ma-dehydrate. Ayos ba yan? Benepisyo ng pag-exercise. Let's go. So, ano ba benepisyo ng pag-exercise? Siyempre, pagsasanay ng katawan. May counting pakinabang. Pero sa pagsasanay ng abana, lahat ng pakikinabangan. Nasa Timoteo, sulat 4:8. Tama ba? Search mo. Sa pagsasanay ng katawan, may counting pakinabang. Pero sa pagsasanay ng kabanalan, lahat nun pakikinabangan. So, basahin nyo na rin sa black book. Unang Timoteo 4:8. Kung di ako nagkakamali. Basa-basa din, paminsan-minsan. May pakinabang yung pag-exercise. Okay, let's go!
Iba talaga pag tumatanda na. Mabilis na ako mapagod. Hirap magpababa ng timbang. Masakit na ang tuhod ko. Sakit sa tuhod. Konting takbo lang. Bugbog na yung tuhod ko sa kabasketball dati. Kaya masakit na siya. Masakit na ang tuhod ko. Hinahinay lang sa pagtakbo. Medya-medya lang. So, kung ngayon lang kayo ulit tatakbo, huwag niyong bibiglain. Huwag niyong pepersahin. Lalo na pag may edad na ng 40. 44. Huwag masyadong pilitin na. Tama na lang yung pawis-pawisan, paminsan-minsan. Baka bumigay ang tuhod. Ma-ACL pa tayo. Yung pa naman ang mahal na injury sa tuhod. Ingat-ingat. Huwag nang persahin. Okay ba yun? Walking-walking uli. Day 2. Mga ka-jam. Dalawa. Huwag natin kumakasambuan tayo.